man, ver, atong ipadayon niya pa itong Kalamboan dala Tanan sa itong mga televiewers. Pre-tunan na ito. Kalamboan dala Tanan! Mas kuyaw pre, ang nakita ni mo ang programa na dunay 3.3 billion pesos na gibuo-buo nga proyekto sa infrastruktura sukad 1989. Nungka anang gadumala sa 3.3 billion pesos nga kabtangan sa syudad sukad 1989. Nga wala hikit eh. Ikaw dunay gahom nga mopili. Ikaw dunay gahom nga mopagbo. Sa benepisyo alang sa kabataan, kinsa ang angay piliun? Ang dunay 28,000 ka eskola sukad ba tuig 1997? O kadtong dunay 28,000 kadusin ang kabataan una nga gipamatay sukad tuig 2001? Nga wala nila masulban. Ikaw, dunay gahom nga mopili. Ikaw, dunay gahom nga mobago. Mas bintaha nga dunay 83,000 nga libreng PhilHealth ang nahatag sa mga kabus. Ikumpara sa 83,000 kapasurahan o garbage bin na gibayran sa sobra kamahal nga presyo. Ikaw, dunay gahom nga mopili. Ikaw, dunay gahom nga mobago. Kalamboan dala Tanan. Saldi, balik na po kita sa itong programa Kalamboan dala Tanan. Atong isgutan karon ang nahitabong unatahong suspension, no? Batok kang Rudy Duterte. Atong isgutan kini kay hungihong karon sa media nga dunay suspension order si Rudy Duterte gikan sa opisina sa Ombudsman. Ako siguro pangutan-on si Ver unsay ka matuuran niini. Raf na sa news na yan. There is an order from the Ombudsman placing Duterte and 5 of his official under suspension for 6 months. Tatlo ang kaso na napapag-usapan against Mayor Duterte. Etong kaso na to, it's about the demolition of the Nograles Park, yung canal cover that was done in 2008. So that was 2 years, almost 2 years ago. 1.5 years. Meron iba pa to sa plunder na finile ni Attorney Domingo. Iba pa to dun sa SEF na finile ng Ombudsman motu proprio. So, itong suspension na to, nadinig naman natin to sa news last year, nasuspend din dito si Wendell Avisado, a city administrator, si city engineer Jose Estuveo, at saka si Yusuf Jimlani, yung head ng Canal Cleaning Task Force. Nakakuha sila ng TRO ng last year. But that suspension was preventive suspension. Iba yun. So, ang sa pagdating sa Court of Appeals, the Court of Appeals decided that yung preventive hindi na necessary. So, hindi sila na-suspend. This one is penalty for the administrative aspect of the demolition. Kasi madaming involved dyan eh, na may na-damage na property, meron dyan neglect of duty, meron din dyan abuse of authority. Although, ang ginamit nila isang provision sa anti-graft law, so, in-indict nila si Mayor Duterte. The suspension is about the administrative aspect of the case. There is also the criminal aspect na i-deal pa yan sa trial pagdating sa Sandigan Bayan, in which you can expect that there will be a warrant of arrest being a criminal case. Okay. So, ang dumating ho sa atin ngayon sa Davao ngayon, yung order ng Ombudsman na i-suspend si Duterte at yung 5 pang involved sa pag-demolish ng Nograles Park. Okay. Sa broadcast, Manny Pajarito. Usay mutadaw. Ang butog angay ba ikalipay sa amo sa broadcast, no? Nga suspension lang. Suspension lang. Namatay si John Puraspala. Namatay si Perdilintuan. Usa ka libo kapin ka mga tawong gipamatay sa dakbayan sa Davao, and then kinila nga klase nga kaso ang gipasaka, suspension lang. I have to explain myself. Sa broadcast kami mong gani mo'y kanunay alaot din he. Nga nung dili man ka na nga kaso mo'y angay i-addo kay Mayor Rodrigo Duterte, suspension lang. Namatya naming duha ka buke din sa dakbayan sa Davao. And think mo na dapat may balaan sa katawan din sa dakbayan. Wala may nalipay na yung suspension lang. Pero matod sa nadungog na to, Kever, doon na pa yung mga laing kaso nga gi-file, no? Well, plunder, siguro, nag-deviate siguro ko sa pangutana nga, of course, kana nga kaso katumang pagguba sa ano sa Nograles Park. Nograles Park. Pero kana lamang nga kaso? I think
we don't deserve that. Nga ka na lang. Mm-hmm. Og mahuman na lang taning tuiga, suspension lang. Namatya na mi. Okay, Ver. Giwelcome ni Mayor Duterte ang suspension. Kay para si Sara, mo'y mahimo na yung Mayor. There are two points na gusto ko i-raise dyan, Saldi. Sinabi niya, winelcome niya suspension. Mm. On this, at the same time, nagpa-interview si Sara, magpa-file daw sila ng TRO. Mm. So, kung winelcome mo yan, bakit ka magpa-file ng TRO? Ibig sabihin ho kasi ng TRO, pipigilan mo na ma-enforce yung suspension order. Kasi madami kasing repercussions yan, maski sabihin mong patapos na yung term. Kasi dito kasi may mga sinasabi din ho kasi yung mga leader natin ngayong eleksyon. Na tinatakot daw sila na pag natalo dyan yung Duterte, babalikan sila. Ngayon, pag nasuspend, paano pa yan makakabalik? So, baka kaya nila hinahanapan to ng TRO para makabalik pag natalo, para parusahan. Hindi na siya makakabalik. Pero yung sinasabi naman niya, this is my second point, na okay lang sa kanya, ito sinasabi to ni Mayor Rodrigo Duterte, na okay lang sa kanya dahil si Sara ang Vice Mayor, papalit sa kanya dahil suspendido siya. Maganda sa tama siya doon, pero ang mali lang niya doon, hindi makaka-function si Vice Mayor Sara Duterte because Davao City is under COMELEC control. The mayor, the acting mayor, the OIC mayor has no power now. Ang may power ngayon, yung commissioner in charge na tinawag nila sa batas natin na election governor. Yun na ang parang mayor natin ngayon. So, siguro sa titulo, pag suspindi ni Mayor Duterte, si Vice Mayor Sara Duterte becomes the acting mayor of Davao City, but minus the authority in even the function because of the COMELEC control situation. Okay. Mani, doon na kay ka, Sulti? Para ka naman sa broadcast media, kanang suspension order kay Mayor Rodrigo Duterte, baliwala na siya eh. Tungod kay, ang suspension order kaniya, ang pagwala lang sa gahom sa iyang pagkamayor sa pagsugo ngadto sa kapulisan, ngadto sa military, o sa uban pang functionaries nga nadiha sa City Hall. How about, kanang ginatawag natong impluensya ni Mayor Rodrigo Duterte sa CPP-NPA? Nasuspend ba na? Klaro man na to, no? Nga na ay intelligence report, ipagawas ni Matiliano, o General Matiliano, ni General Hubito Palparan, and then the ANAD party list, nga adunay 125 milyones ka pesos nga ginahatag si Mayor Rodrigo Duterte since 2001 ngadto sa CPP-NPA. Nasuspend ba na? Og usa pa, klaro man na to, although wala ko lang ko'y gigunitan din hi sa sinanuro sa komisyon, nga kining Davao Death Squad, usa kini ka private army ni na suspend ba na? Nga dili na siya makasugog, mga tao mo patay og tao sa dakbayan sa Davao. Na-appeal ba na niya ng maong kaso? Basin na doon na pa yung mga laraw ang mga sundalo niya na ano, kalambigit niya na mani. Walang tamasayod sila. Although doon naman tayo legal process siguro, mora man po na yung kaso na pasaka niya. Pero alanganin gihapon ko sa tinood lang, Ber. Alanganin ko tungod kay Rafi, ang problema kasi talaga dito. Kaya napapagbintangan tayo ng kung ano-ano kasi ayaw magpaliwanag. Katulad yung sinabi ko kanina, may mga allegation ng corruption, ayaw niya sagutin. So, you are now giving the public the reason to believe na totoo 'yan. Katulad yung sinasabi ni Manny ngayon na yung Davao Death Squad totoo. Kasi ayaw niya magpaliwanag. Yung tinatanong siya dyan ng CHR ni Chairman Laila De Lima, ang sabi pa niya na dalhan mo ako dito ng ano ng kriminal, ng addict, bariling ko yan sa harap ng judge. But the problem is, sino ang nagsabi na addict yan o drug lord yan? Ikaw lang ang nagsabi nun. Hindi yan dumaan sa benefit ng trial. Yan ang problema dyan. But minsan kasi medyo mahirap maniwala dyan kay Mayor. Kasi katulad ng sabi niya, pag napatunayan daw na overpriced yung pagbili ng bigas, maglalakad siya diretso sa jail. So, yung pinakita na, yung resibo, na overpriced talaga yung bigas, tahimik ngayon, na suspension, dyan. Magpapile siya ng TRO. So, hindi ko na yan masyadong maintindihan. Ver, laingon ni mo ganina nga doon na pa yung mga laing kaso si Rudy Duterte, no? Ang plunder, ang SEF. Pangutan na lang ko, unsay mga kaugmaon ni yung mga maong kaso, Ver? Yung dumating ngayon, suspension sa Nograles Park Cover, ang i-expect ho natin dyan, magpa-file, magsisimula ang trial niyan, pero mag-i-issue muna ng warrant of arrest kasi criminal yan. Yung tungkol naman sa SEF,
pinapakinggan na ngayon.